Nasa 200 libong sako na lang ang stock ng NFA rice sa bansa, pero hindi na ito ibinebenta dahil nakalaan sa biglaang pangangailangan tulad ng relief kung may bagyo. Higit 600 sako ng bigas na lamang ang narito ngayon sa NFA warehouse sa Quezon City. Dati-dati nasa 90,000 na sako ng bigas ang nagkakasya sa warehouse na ito. At nung mga nakaraang taon, sa daming araw ng supply ng bigas, kinakailangan pa nilang magrenta ng mga pribadong warehouse. Sa gitna niyan, pinulong ni Pangulong Duterte ang Department of Agriculture. Gusto raw ng Pangulo na tanggalin na ang policy making body ng NFA Council ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñon. Sabi naman ng mga rice trader na nasa pulong din kahapon. Pag sabi ni Pangulong, pag dinig ko kahapon, I'm abolishing the NFA Council, sabi niya. Hindi niya rin namin I plan or I want to abolish. I'm abolishing the NFA, sabi niya. Nag-ugat daw ito sa pagnanais ng Pangulo na umangkat ng bigas, pero hindi natuloy. Meron pa siyang order for the immediate importation ng rice para sa NFA. Nag-denelay yata ng council. So yun ang ano nila, yung naging kadahilanan. Kaya inabolish yung NFA Council. Kabilang sa pinagpapasyahan ng konsehong may 18 miyembro at pinamumunuan ni Cabinet Secretary Leoncio Evasco Jr. ay ang dami at kung kailan mag-aangkat ng bigas. Pero ayon kay Opposition Senator Kingko Pangilinan, na dati ring food security czar ng Aquino Administration, kung i-abolish ang NFA Council, kailangan ng batas. Kailangan kumilos ang Kongreso. Hindi ito pwede by way of a executive order. Sabi ni Pangilinan, dapat ipaliwanag ng NFA ang umunay diversion ng bigas, kaya naubos ang stocks ng NFA. Paglilinaw naman ang tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po para i-abolish ng council para matuloy yung importation. Kung hindi, ang mag-decide gusto niya ang Siderna Buyat, no, ng DA. Ang dapat kasunduan nila, right there at 10, halaga itinipan ng NFA sa Office of the President. Hindi lang supervision, pati control. Kukunin na ng Office of the President. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.